Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay na kaliwanagan ni banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at wabantay sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang mantao, ay hinggil sa isyu ng ikalabing pitong presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos, oath-taking, o 17th President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos, oath-taking, na ginanap nito nakaraang June 30, 2022. Our new president finally take his oath of office and will serve the country for the next 6 years. Ang pahayag ng ating bagong Pangulong Marcos ay hindi niya tinitingnan yung nakaraan, kundi ang darating sa kanyang gagawing pamumuno. Kanyang hinimok din ang lipunan ng Pilipino na magkaisa sa pagsulong ng ating bansa. At nais din niya na magkasundo ang lahat at pagalingin ang nakaraan at balikat sa balikat tayo magkaisa para sa kinabukasan mula sa krisis sa ekonomiya at pandemya. Pamumunuan din ng ating bagong Pangulo ang Department of Agriculture upang makasiguro sa food sufficiency ng ating bansa. Ang gobyerno ang may responsibilidad para sa pag-recover ng ekonomiya at hindi ang mga tao, according to our new president. Maraming dumalo sa inaugurasyon at ang hanay ng pamahalaan ay ipinakita ang lakas nito at pagkakaisa nito sa pagsuporta at proyekta sa ating bagong Pangulo. So, yan din ay nagsagawa din naman ng programa ang mga progressive groups sa Plaza Miranda at doon nila inilabas ang kanila mga pagsasaboses ng malaya. So, yun, naging maayos yung ating inaugurasyon o yung taking ng ating bagong Pangulong si BBM. So, congratulations sana ay makapamuno siya sa ating bansa sa loob ng 6 taon ng makatarungan at patas para sa lahat. So ngayon ang Human Rights Promotion ay maraming sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng oath-taking ng ating 17th na bagong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay maraming natin sinusuportahan ang kanyang pamumuno at pag-upo bilang bagong pangulo at pulong lider ng ating bansa. With lights of God and Jesus Christ and Mother Mary, bless him as our new president and guide and protect him to govern the Philippines in implementing good governance and unite all Filipinos in fair and good life and discipline with human rights. We hope a good future and life in this administration and the unity of all and support is the better way it will achieve by this government. From the administration supporting human rights and every Filipino people support human rights, we will live the goal of full human rights attainment. So this basic life is the key drive to have a good nation and country na ang tao ay makamit ito at naiisabuhay mula sa pagtugon ng pamahalaan. So, tayo ay umaasa ng magandang kinabukasan sa loob ng 6 taon dito sa ating bagong luklok na Pangulo. So, yan. At ating suportahan ang karapatang pantao at sana ay patuloy itong suportahan ng ating Pangulo para ito ay maisibuhay na lipunan ng Pilipino at ang bansa ay mapamuhay ayon sa karapatan. So, walang maghihirap, patas nating tatamasahin ang pamumuhay nito with the human rights implementation. So, yan. So, naway ang mga balangkas nito mula sa peace and order at iba't ibang karapatan ay maitupad ng pamahalaan
upang sa gayon ay walang maghirap ng mga Pilipino at maapi kung ito ay maipapatupad. So, sana yun ay maipatupad ng ating administrasyon mula dun sa peace and order, yung karapatan dyan. So, sa justice system. So, dapat ay mula dyan ay yung pagpapatupad ng pamahalaan ay sa governance ay yung karapatan ng tao ay kanyang nirespeto. Mula dyan sa policing nga, yung sa justisya. So, sa gayon ay walang maapi, walang maagrabyado, at fair yung paglapat ng ating justisya. At dinidisiplina tayo ayon sa karapatang pantao, basically. At ang pamumuhay ng tao ay dapat nakasalalay sa karapatan na dapat na niyang tinatamasa, at ito ang siyang dapat tutugunan ng ating pamahalaan sa pamamahala nito as prime services na dapat ibigay sa mga tao. So, yun. Kaya dapat yung ito sa ating bagong administrasyon, sa patuloy nating pagsasaboses ng karapatan sa ating pamahalaan mula sa iba't ibang administrasyon, at sa administrasyon ito, patuloy natin isasaboses sa kanya yung karapatan. At sana ay tugunan niya yung mga karapatan pantao na yan upang ito ay maisabuhay na ng lubusan sa bansang ito. Na kung saan itong ating karapatan pantao, yan naman ay siguro ay alam ng ating Pangulo ngayon kung yung aanalasin na ito ay hindi pa lubusang na ipapatupad hanggang ngayon ng tamasahin ng lahat. So marami yung naghihirap pa rin at hindi ayon sa karapatan yung kanilang pamumuhay. So basically, ang pamumuhay ng lipunan ng Pilipino ay hindi accord sa karapatan ng tao. But tayo ay mayroong pledge na tayo ay tumupuan ng karapatan mula doon sa United Nations, at tayo ay mayroon din balangkas ang ating konstitusyon na ginagaranti yan. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa ito fully na i-implement fairly. So dapat sana ito ay ma-achieve ng ating bagong administrasyon within the 6 years na kanyang mapilit na maibigay ang buhay with the human rights implementation. Halimbawa, from the yung peace and order, so dapat yan ay naipapatupad. Doon sa ekonomiya natin, from the politics, yung economics natin, halimbawa, lahat may trabaho, labor rights, yung karapatan na employment rights, saka yung tayo ay standard na yung ating mga sinasahod. So ito ay ito dapat sana ay maisulong ng ating Pangulo, suportahan ng lahat ito, at para ito ay mapangyari o ito ay magaan niya na ma-implement sa lahat, lalong-lalo susuportahan ito ng ating mga nasa mataas na antas ng lipunan, yung mga mayaman, may malalaking negosyante, para maipatupad ito ng halimbawa standardization mula dyan sa sahod natin ngayon, na ang karapatan sa ekonomiya, primarily halimbawa, edukasyon, kalusugan, social rights, at karapatan ng mga sektor ay dapat na tamasahin. Sa gayon ay mamumuhay ng patas ang bawat isa. So ngayon ang pamahalaan ay matutugon na ito kung ang mga tao ay susuporta na maipatupad ito, at tamasahin ito especially ang mga nasa antas ng mamamayan sa ating bansa, na suportahan nila ito upang ang lahat ay mamuhay ng patas at walang naghihirap. So yung sa antas ng ating lipunan, yung mga mayayaman, sana sila yung fully susuport, lalong-lalo na sa ekonomiya, sa ating karapatan, kasi sila itong nakaangat para sa pag-inog ng ating ekonomiya. So ngayon yung mga manggagawa ay nakasalalay sa pamahalaan at doon sa ating mga naglalaki ang mga negosyante na siyang nakapagpapainog ng ating ekonomiya. So ngayon kung itong mga nandito sa antas na ito ay susuporta sa karapatang pantao, so may ibigay yung standard na pangumuhay mula doon sa basic salary na standard. So within that, followed by the other services na gaya ng edukasyon, health, so tayo mamumuhay ng patas para sa lahat. So wala maghihirap na dito ng Pilipino, na ang lahat kagaya ng naitala na tayo ay hindi nakapamumuhay ng ayon din sa standard o ayon sa ating karapatan. Marami yung nagugutom at naghihirap. So kaya ngayon yung naging parang isa sa mga nagiging puntuhin ng ating bagong administrasyon na iangat yung pamumuhay ng Pilipino, lalong-lalo na doon sa food security, na ang nangyayari ngayon ay naapektuhan siya ng pandemya at iba't ibang mga pangyayari sa ating kapaligira, kagaya ng global warming, iba't ibang pagbagsak ng mga o iba't ibang mga pag-epekto sa ating ekonomiya, globally, mga digmaan sa iba't ibang bansa, yung pagtaas ng mga mantik ng langis,
Yan, siya nakaka-apekto ng ating ekonomiya. So ngayon ay basically yung pagpapairal ng ating pagpapatubad ng batas, syempre nakasalalay sa karapatan niya kung paano may bibigay yan. So dapat ay ito ay ating matamasa. So ngayon, para lang matamasa natin yan, so susuporta dapat lahat. Para ito ay ma-implement ng ating pamahalaan at maibigay sa lahat. So pahirapan dyan yung sa economic rights. So ang balangkas ng human rights, maraming kategorya. May political tayo, ekonomiya, mayroon tayo social and cultural. So ngayon, yung mga tao dapat susuportahan lahat dyan, hindi lang sa isa. So yung loan ng lahat sa karapatan ng tao, yung ating sa ano lang, sa policing o yung sa justicia, yung ano ba, yung mga karapatan natin, kung paano yung policing na ganyan, yun yung loan na karapatan natin. Pero dapat malaman ng lahat, ang karapatan ng tao ay maraming aspeto, may mga sektor na mga bata, mga minor, sektor ng mga kababaihan, yeah. Mga manggagawang pribado, manggagawang publiko, maraming sektor at iba't ibang mga aspeto ng mga karapatan. Kaya sinasabi ko politics, economics. So economics, andyan yung tayo ay makabumuhay ng ayos, tama, so gusto, mga social rights na yan. So dapat yan ay matutugunan at ma-implement po din natin. Kung matutupad lahat yan, we will live good, maganda ang ating pamumuhay. So ngayon, isa na dito sa loob ng 6 na taon, sa boses natin sa ating Pangulo, mula dito sa human rights promotion. So inihikayat natin lahat ng tao, magkaisa, suportahan natin yung karapatang ng tao, at yung ating administrasyon, ito ay suportahan at maisa buhay. So lahat, pati yung mga pangunahin yung mga nakatataas sa antas ng lipon, suportahan yung para makapumuhay naman, kayo mahabag din sa mga maliliit, lalo-lalo hindi pa nakapagtatrabaho, walang pinag-aralan, nori-nori. So sana sila ay makapamuhay na ayon din sa karapatan. No? Kagaya natin, tayo ay dapat tayo halos ay nasa average, pero gusto natin tayo nakapamuhay na ayon sa karapatan para tayo ay makapamuhay na maayos. So yun. Salamat na tayo nakapagsabuhay pa ng ganito through this internet. So ngayon ay kagaya, alam mo, may mga tao na kagaya sa karapatan na yan, dapat yun, alam mo, yung sa pagpapulad ng ekonomiya na hinahabol ng ating administrasyon ngayon. Halimbawa, dapat mabigyan din niya ng punto yung mga no-read, no-rights ng mga tao. Sa paano niya mabibigyan ng trabaho yun? Ay yung industriya. Anong industriya ang ibibigay ng ating lipo ng Pilipino maliban doon sa edukasyon? Na para sila ay makapamuhay doon sa mga no-read, no-rights. Halimbawa, o kaya ay yung mga wala pinag-aralan hanggang high school o hanggang elementary. Ang tinapos niya elementary lang or wala talagang napag-aralan. Anong maibibigay ng ating pamahalaan ng mga negosyo o trabaho para sa ganung klase ng antas ng kaisipan? Diba? So dapat yung may nakahandang at parehas na tatamasahin ng karapatan para doon sa mga ganung klase ng mga tao na ano lamang yung antas ng kaisipan at ano yung industriya para sa kanila at yung maabot ng high school. So maganda yung high school ngayon kasi kahit papaano medyo mataas na yung kanilang pwedeng pasukan ng trabaho. Eh paano kung yung elementary pa ba at lalong lalo na yung wala. So base doon sa ating karapatan na sila ay mabigyan ng trabaho, dapat pagkukulan ng pamahalaan yun yung bawat antas na ganun. Kasi yung mga na doon sa mula elementary po ba, hindi nakapapasok ng mataas na mahusay na trabaho kahit technical. Kung talagang mababang-mababa yung napapasukan nila kung ganun. Talagang yung aasahan nila doon ay lakas ng mga pangangatawan nila para sila ay makapagtrabaho. So, diba? So, kaya dapat ay mabigyan ng mahusay na ano yun, ng mahusay na atensyon kung papaano natin mabigyan sila ng sapat na trabaho. Yung mga ganong klase ng mga naroon sa ganong klase ng mga level ng kanilang educational attainment o naabot sa buhay na ito. At aside from giving them para sa patuloy na pagbibigay ng libreng edukasyon para lahat ay makapag-aaral. Eh yun nga sinasabi ng iba, paano ka makapag-aaral? Wala ka namang mapaaral. Eh libre nga ang mga edukasyon, tuition fee. Hindi yung makapunta sa eskwela, wala kang pamasahe. Hindi ka kumakain, hindi ka makakain. Eh, siyempre, natrabaho ka muna, kakain ka muna bago mapapasok sa eskwelahan, diba yung mga magulang. So, ganun. Kaya dapat ay, lalo na lang kung ikaw ay single. So, yun ang mahirap doon. Kaya kinakailangan ay mabigyan ng edukasyon mo, mabigyan ng sapat na yung employment ay maibigay ng patas mula doon sa ganun klase ng antas ng level ng edukasyon ng bawat mga tao. Walang pinag-aralan, no read, no write, so hanggang grade 6 lang dapat meron yan. So, yun. So ngayon, ang bawat antas ng lipunan ay sumuporta with the spiritual guidance of God and Jesus Christ with Mother Mary's and the Bible words. So sa kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, sa gabay ng Banal na Panginoon, so spiritual na gabay,
So ating suportahan na din po ng Pilipino yan. So, sa gabay ng kaliwan ng Manila Santa Maria, suportahan na din po ng Pilipino ang human rights. At ganyan din ang ating Pangulong BBM o Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suporta ng karapatang mga tao at ng buong pamanaw. So pag ito ay patupad, so happy lahat yung Lipo ng Pilipino. So sana sa gabay ng Spirit, ng Banal na Panginoon Diyos, Spiritual Guidance, so kayo ay mahubog upang ito ay suportahan ng patupad ng karapatang mga tao as basic life na ating dapat sa buhay. So sa gabay ng Mother Mary ang kaliwanagan at mga milagro ay gabayan ang bagong administrasyon at ang karapatang pantao at patas ng justisya ay matugunan at maipatubad ng lubos para sa lahat. Ang gabay ng Banal na Santa Maria at Angel of Virtues ay tulungan ng administrasyon ito sa pagpapalago ng ekonomiya at pagdisiplina sa mga tao. So yun, so sana ang gabay ng Banal na Santa Maria at ang Banal na Panginoon Diyos yung kanyang mga tagapag-abot ng biyaya at tagatulong para sa pagpapalago ng ekonomiya, yung mga Angel of Virtues. So sana tayo ay kaya na magabayan yung kalikasan na ipalaguin niya at tulungan tayo mapalago ang kalikasan, tayo ay mapalago ng ating ekonomiya. Sana mabless ang bansang ito, gabayan yung administrasyon ito at ito ay makapapalago sa ating ekonomiya at yung ating kalikasan ay kanyang matulungan na tayo ay yung global warming ay ating maharap. So muli, sana nakapagsabawin naman ang human rights promotions ng hinggil sa karapatang ng tao sa isyong ito na ating pinumayan na inaugurasyon o taking ng ating bagong Pangulo at kanyang mga binalangas nun. At pagsabawin natin ang karapatan sa kanya sa lipunan ng Pilipino na ito ay mapangyayari natin upang tayo mamuhay ng ayon sa ating karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all at tayo gabay ang patuloy ng ating Banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo sa gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at ang kanyang mga sinusugong mga angkel. Tanong ka ba sa inyo lahat? Ganda siya.